Yun. Magandang hapon sa inyong lahat. Medyo napaaga ang ating live ngayon kasi may boses ako. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. At tayo po ay Sabado de Gloria po ngayon. Kahapon merong usapan tayo, short usapan tungkol dito sa ano sa panahon ng undas, no, ay ng nitong Lenten season natin. At napag-usapan ng konti ang ilang mga lowland cultural beliefs at saka yung mga lumalabas tuwing ganitong panahon. Bukas po ay Pasko ng Pagkabuhay. At marami rin tayong mga tradition that are related to that, which we can deal with at the end of our topic today. Hi kay Ma'am Dalisay, hi kay JND. Hi kay, sino ba yung kay Lou, kay Rosalie, Lynn, Marlita, Roy, Alan, Giovanni, George, Facebook user. Malamang nasa, yung mga nanonood sa Facebook group, sa Luminous group, kailangan bigyan nyo po ng permission yung StreamYard na ilabas ang pangalan nyo. Otherwise, dun sa comment section, lalabas lang po Facebook user. Hi kay Harold, kay Belle, kay Lolita, kay I Love. Hi kay Joni, Derek, Matt, Ismael, Leo, Greg, Imperial, Grace, De, Joseph, si May, si Lien, Gina PH, si Ma'am Ann, Ariel, Joseph Lynn, MySpace Me Time, Colette Rosie, kay Reynold, kay Beatrice, kay Evelyn, kay Lynn, kay Tony Manlosa, kay Pastor Atenta, kay Omar, kay Bunson, Banyagang Pulube. Okay. So maraming salamat din sa lahat ng bumabati ng belated happy birthday. Kahapon po ang birthday natin. Para dun sa mga hindi naman madalas na tumatambay dito at magtatanong tungkol dun sa mga nakadidiscuss lang na mga issues, either you can wait for a while kasi today kung tinatanong ninyo yung sa WPS, ang isang topic natin today ay yung mga reaction. So may statement po si Sec. Harry Roque. At mayroon din pong statement ang dalawang mga kongresista dito sa atin tungkol doon sa tungkol naman doon sa sa mga survey results. Para dito, ito yung mga frequently asked questions, ha. Ano yung standing nyo sa WPS? Di ka na namin nakikita sa karambola. Ano po ba po? Bakit ka umalis sa gobyerno? Itong mga katanungan po na ito, paulit-ulit po, very often dinidiscuss namin. So medyo may free pass yung mga nagtatanong tungkol dun sa WPS because ididiscuss po natin ang sagot ni Attorney Harry Roque, former spokes at saka former spokes ni ng dating administrasyon. So ayan na naman. Meron din tayong mga trolls na galit kasi sinasabing iti-twist daw natin para magmukhang pogi ang China. What does that comment say? Tignan natin yung pangalan. Ito si RJ Tisado. Ito naman tayo sa tapos iti-twist para magmukhang pogi ang China. So obviously, dito sa comment na ito, si Mr. RJ Tisado, he has already prejudged. Kumbaga, para sa kanya, isa lang ang panig na tama at wala siyang interes na makinig sa anumang panig kahit ang panig natin dito ay ukol dun sa rules at base din sa kapakanan sa ang ikabubuti ng ating bansa. So si Mr. RJ Tisado here is anti-China and therefore not likely to listen to reason even if that reason is the citation of international law or doctrines in international relations.
So, yung mga ganyan po, huwag po, hindi na po kailangan sagutin. Pero kailangan lang i-hold up natin as an example of what is clearly a biased statement. Kasi ang dami natin naririnig, bias, 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 ganyan. Pero apparently, one, it's either bad grammar, or number two, they don't even understand pag sila ang gumagawa nun. So, this is ano, the reason we call them out is to restore some kind of sanity in our discussions. Dahil yung mga nagsasloganeering na ganyan, wala po talaga silang interest dun sa pagsusuri ng ng mga doktrina o ng mga pangyayari na dinidiscuss natin dito. So kung ang interest nila ay po ano, at dito rin ha sa TikTok ha, kung ang interest ninyo ay para sumulpot lang at manira magsabing mga rider, ano pa ba yung iba? Mga biased, bitter, mga ganyan. Kung yan lang po ang sasabihin ninyo, automatic block po kayo. Kasi you don't really intend to discuss and you don't really intend to listen to reason. So, hi kay Ma'am Jean Phoenix, nagpadala po siya ng rose. Hi din po kay Ma'am Beatrice. Wag daw po siyang batiin ng happy birthday ngayong araw na to. Naku, Ma'am Beatrice Prudente, hindi ka namin binabati ng happy birthday. Sana po maligaya yung araw ninyo. At maraming salamat din po kay Giovanni at nagpadala siya sa super chat namin at sabi, support PRD and Inday, ibangon natin ang Pilipinas. Nagpadala din si Ariel Novations, maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong how do you call this? Usually very sweet messages. Sabi ni Paul Ginto, basta ako makikinig para may matutunan pa. Ay, salamat. Nandito si Damon, may moderator na po dito sa ating TikTok. Nasaan na ang aking mga moderators dito sa ano, sa YouTube? Pakigalaw naman po ang baso. So, alright, let's start. Start tayo. Kahapon po, pinag-usapan natin the other day. Meron tayong live tungkol sa A Tale of Two Surveys. Ang isang survey by Tangere, sinasabi daw na 52% ng ating mga kababayan o ng mga taong na survey na sang-ayon na po sila sa CHACHA, sa charter change. Okay? Pero wala masyadong mga detalye. Lumabas po ang Pulse Asia the other day at sinabi sa Pulse Asia na almost 90% or about 88% po ng mga na-survey ay sang-ayon sa pagpapatigil or hindi sang-ayon sa charter change. Tapos may mga detalye naman ito. Nilabas naman ng Pulse Asia ang mga katanungan nila at nilabas din po nila kung saan sila nag-conduct ng surveys at kung ano-ano ang ibang topic na nakasama dito. Bukod pa dyan, ang Tangere po ay walang nilabas na detalye and in fact, hindi pa natin po nakikita yung kanilang survey. Diniscuss natin kung bakit hindi naglalabas ang Tangere ng mga detalye. Malamang sa dito ay ito ay commission survey at ang paglalabas ng kahit anong detalye will require the approval of the persons na nag-commission. So without that, hindi po pwedeng ilabas ng Tangere yan because yun yung client nila. Gayunpaman, excited ang mga ilang kongresista na ilabas itong finding nila tungkol sa na di umano'y may mga sang-ayon na daw ang taong bayan sa CHACHA. Sandali lang po, medyo. Kailangan ko ayusin yung upuan ko. Ano ba ito? Ayan. Ang init ngayong panahon. Ay. Opo, sabi ni Miss Honey, huwag pong kakalimutan mag-like and share. So, bago po yung mga katanungan nila, i-discuss muna natin yung topics, tapos we'll deal with your questions later on. Okay? Pero pwede kayo tuloy-tuloy na mag-komento tungkol dito sa babasahin natin. So, we'll just share the slides. Ayusin ko lang po ang slideshow. Ayan. Alright. So,
Doon sa tungkol doon sa dalawang survey, ang reaction ni Kong Manix de Lipe, ewan ko kung nakikita ninyo, nakikita niyo ba? Liitan ko yung mukha ko. Ayan. Ayan. I-move ko later on yung ano. Ayan. Sabi ni Kong Manix de Lipe, in response to the ano, the Pulse Asia survey, ang sabi niya, ito yung press release na, no? Sabi, House Majority Leader De Lipe on Saturday strongly criticized a recent survey indicating majority opposition to charter amendments, suspecting it might be part of a smear campaign, nakikita niyo na, aimed at undermining efforts to amend the restrictive daw economic provisions in the 1987 Constitution. De Lipe underscored the need to empower Filipinos to decide on constitutional amendments through a plebiscite rather than solely rely on the surveys. He responded to the latest Pulse Asia survey results, which showed that 74% of respondents believe the 1987 Constitution should not be amended now. Kasi, oo, sa Pulse Asia, 72% ay nagsasabing hindi dapat i-amyendahan. Doon sa mga ilan na nagsabing would okay lang na amyendahan, mayroong 8% na nagsabing okay amyendahan pero hindi ngayon, and there was 6% that said okay amyendahan at any time. Even ngayon, sabi ni De Lipe, concerns were raised about the survey's integrity and purpose. Take note ang sinabi niya, concerns were raised. Actually, sila yung nagre-reklamo, pero ayaw nilang ipalabas na sila yung nagre-reklamo. Kaya, concerns were raised. Hindi nakalagay sino yung may concern. Okay? About the survey's integrity and purpose. O, tingnan ninyo. So, binabakbakan na nila yung integrity and purpose. As it included questions not currently under consideration by Congress. Sabi niya, he condemned the inclusion of irrelevant questions such as the term extension for national and local officials, elective officials, changing the presidential system to a parliamentary system of government, shifting from bicameral to unicameral legislature, and allowing foreigners to exploit the country's natural resources. Why include these questions? Ika niya, that people don't want and are not related to the ongoing process in Congress. Is this black propaganda? Okay. So let's deal with this first. May second part pa po yung kanyang press release. So dun sa ano, underscores the need to empower Filipinos to decide on constitutional amendments to a plebiscite rather than surveys. Ito yung nakakatawa. Nung lumabas po ang Tanghere survey, wala naman po silang ganitong klaseng reklamo. Nung sinabi ng Tanghere na 52% po ang sang-ayon daw sa ano, pagbabago ng saligang batas, wala naman siyang sinabi dapat plebisito, hindi survey. Siyempre, because panalo sila dun sa ano, sa Tanghere survey. According to them, take note, hearsay pa lang po ang mga resulta ng Tanghere kasi sila lang po ang nagsasalita tungkol doon. Concerns were raised about the survey's integrity and purpose as it included questions currently not under consideration. So, anong ibig sabihin nito? Binabakpakan nila kasi may dinagdag daw ng mga tanong. Ito yung problema. Sinong may sabi na ang sino man mag-survey ay kailangan ipitin lang doon sa so-called economic provisions. Wala naman pong ganon. Tulad ng ating kalayaan magsalita at magpahayag, may mga komento na ang ating Korte Suprema tungkol sa mga resulta ng surveys. At sinabi nito, kahit maglabas ng surveys during election time at nagre-reklamo ang ilang mga kandidato na ito daw ay foreshadowing o kaya, ano bang tawag doon? Ensuring that people can, ano, will accept a questionable result, 'di ba? Parang ano, parang kino-convince na tayo ngayon pa lang. Sabi ng Korte Suprema, hindi niyo po pwedeng pigilan ng ganyan. And this is part of the freedom of speech. Ang tinatanong naman dito, to be fair, ni Congressman De Lipe, bakit nag-include ng ibang mga questions? Eh hindi naman napansin ni Congressman De Lipe
na pwede rin naman talaga kahit anong survey ang i-conduct. At maaari, malagyan ito ng konteksto by asking other questions. On this particular matter, I mean, I don't always agree with Pulse Asia, but on this particular matter, I don't think na maayos itong komento ni Kong Manix, particularly kung bakit daw nag-i-include ng mga katanungan na wala naman sa ongoing Congress ngayon. Okay, next. Sabi ni Congressman sa press release ni Congressman Delipe, the survey results came after the House. Ah, ito, ano lang. Lumabas ang resulta ng survey nung lumabas ang resolution ng both houses of Congress, both houses number 7, which aims to amend specific economic constitutional provisions. RBH 7 has been sent to the Senate, where a similar resolution known as RBH 6 is also being examined at subcommittee level. Okay. So he goes on about unrelated questions kasi daw misleading to the public. Bakit po magiging misleading yon? Kung totoo naman na may concerns that are being raised. But even then, wala naman pong wala namang pong rule or even law that says you cannot ask other questions. Ang sinasabi lang niya is the best course of action is to pass it in the Senate and let the people decide through a plebiscite. Ayan na naman tayo sa let the people decide. E nagre-raise nga ng mga issues tungkol sa electoral process ng mga katulad ni Attorney Glenn Chong et al., and including this current president. Nung natalo siya dun sa pagka-vice presidente, he raised the matter or the issue of the fairness of our election contests. Including unrelated questions. So, yun pa rin po. So, ang pinaka opposition o komento ni Congressman Delipe, who is, by the way, Majority Floor Leader, ay bakit nagsama ng unrelated questions? So, yun yung main niya. Ito yung problema ay wala pong rule na ganun. Okay. Si Congressman J.J. Suarez naman, sabi niya, he raised objections citing concerns regarding the utilization of biased and leading questions o biased daw at leading questions. Sabi niya, the phrasing of questions were crafted to steer respondents towards a specific viewpoint. So, ito yung parati namin tinatanong din dun sa ibang mga surveys na bakit ganito? Na, alam natin na meron naman talagang pagkakarga ang ibang mga survey companies. Pero take note na nag-o-object po sila at a time after pinuri nila yung Tangere survey at natuwa sila. Wala po silang tinanong. And as a matter of fact, walang nilabas na data ang Tangere pagdating dito sa kanilang survey. Hindi natin alam kung ano yung mga katanungan nila. Hindi natin alam kung saan sila nag-conduct ng survey. Kung transparent po sana, at ang transparency na to ay base doon sa kliyente, hindi doon sa Tangere itself. Kung transparent po ito, then we would at least be able to compare kung ang questions dun sa Tangere are of a similar character as they claim na ang Pulse Asia is doing. Kumbaga, kung leading ang Pulse Asia, dapat may access din tayo para makita natin kung ang Tangere ay ganun din. Pero syempre, no big surprise, walang-wala pong data tungkol doon. Sabi ni Paul, mahirap yung attorney pag people decide mamimigay ng pera yung mga yan sa mga mahihirap nating kababayan. Totoo yan. Kung kaya't pinaalala natin ilang beses na dito sa Luminous yung keeping the people poor na policy ng ilang mga mambabatas natin. Sinisiguro nila na hindi talaga tayo aasenso masyado. Mahirap ang magnegosyo para dun sa mga maliliit na negosyante, para dun sa kukunti lang ang pera pang puhunan sa mga negosyo, pero madaling-madali mag-conduct ng business kapag mayaman o kapag malalaki ang mga kumpanya na gustong pumasok dito o mga may-ari ng kumpanya na yon ay maraming pera.
ang mga oligarko o yung mga super mayayaman ng mga negosyante, ang kailangan lang po nilang gawin ay pondohan ang kanilang mga paborito o pondohan ang ilang mga kawani ng gobyerno o ilang mga opisyales ng gobyerno na tumatakbo sa mga halalan, nang sa gayon kapag gagawa sila ng batas o ng polisiya ay kikiling dun sa mga magagaling mag-contribute. So, itong pag-aangal nila at pagsasabi nila ni na Congressman De Lipe at Congressman Suarez, dapat sa taong bayan, let the people choose, let the people choose. Ay mabuti sana kung mayroon silang nagawa ng ano para mapagkatiwalaan natin yung electoral process. Pero mismong isa sa pinakamalaking biktima na yan, ang ating pangulo ay hindi na po nagsasalita tungkol dito sa ano, sa possible questionable outcomes in the next process. Ayun, sabi ni Congressman Suarez, the survey questions, particularly those addressing contentious issues such as term extensions, foreign exploitation of natural resources, and a shift from presidential to parliamentary system of government, may have inadvertently skewed responses and fostered opposition to China. Nakakatawa yung gamit niya ng inadvertently. He's actually accusing the survey company na hindi fair, pero at the same time saying na inadvertent yung naging resulta base doon sa mga katanungan nila na nag-include sila tungkol doon sa mga shifts from parliamentary from presidential to parliamentary, foreign exploitation of natural resources, and so on. At sabi pa niya, the wording of survey questions should actually reflect the actual provisions being proposed for amendment. Hindi naman po yan ang purpose ng ano na yon, ng survey na yon, ngunit pinipilit nila na kailangan i-limit yung mga survey dun lamang sa mga katanungan on their economic changes, on the economic changes that they want. So finally, sabi rin ni Congressman Suarez, surveys play a crucial role in gauging public opinion, atchuchu, medyo motherhood na naman. Surveys on complex issues like Chacha require clarity to accurately gauge public opinion. It is funny that he says clarity, samantalang wala pa tayong clarity on the previous survey na pinuri-puri nila. Bakit dun po hindi naghihingi ng clarity, pero dito sa mga later one, sa later one, ay wala naman panayang pintas po sa lack of clarity. Sabi ni Pao Pao, halos lahat ng negosyo po dito sa amin, pagmamayari ng governor at congressman. And there you go. So, among the meanwhile, Suarez said a separate survey released by Tangere. In a separate survey released at Tangere, the results showed a notable 52% of Filipinos are in favor of charter change. Please take note kung gagawin kababa yung numbers. So, ayun na nga. So, ang sinasabi niya, tingnan niyo yung sa Tangere, 52%. But, surprisingly, he does not question the lack of clarity, the lack of transparency, and so on. Okay, so yun yung next ano natin. Let me check your comments. Yan. Sabi ni Ma'am Christine, next, si Suarez, clarity ek-ek, pero wala rin silang clarity on their politicians' initiative, cha-cha. Totoo yan. Sabi ni Mira System, makapag-comment na tayo. O, hindi ko rin alam, napaka-random talaga. Sabi ni Weishi, these congressmen are so triggered with just near survey result from just one of the many survey companies. Sabi ni Chester, nung panahon ng mga dilawan, pag naglabas ng survey ang Pulse Asia, ang narrative ng mga dilaw, it's credible and trustworthy. Bakit ngayon? Dahil di pabor sa kanila, sasabihin nila biased yung resulta. Ay, ayan. Sabi ni James,
para wala tayong issue sa hearing agenda, they can allow citizens questions. Tama po ba? They should. Para sa akin, but they make the rules. And the Supreme Court says that they alone can make the rules. Hindi tayo kasali doon. Pero unless mag-people's initiative tayo. Tinatanong ni Pao Pao, sa 52% po na yan, ilang tao po ba ang sinurvey nila? Hindi nga po natin alam. Tulad nga ng sinabi ko, wala pong data ang nilalabas tungkol. In fact, Tangere itself, hindi sila yung naglabas. Ang nagsasabi niyan ay yung mga kongresista. Sabi ni Facebook user, anong clarity? Clarify muna yung MOOE. Ay, sakit nyo naman magsalita. So, teka. Wala po tayong ano, wala po ba tayong moderators dito sa YouTube? Check natin ha. Hindi ko po kasi makita yung sinasabi po ninyo. Ayan. Ah, ayun. Found it. Okay, there you go. Sabi ni Tony, tawag sa comment nila is how to reverse a narrative. Yes po, na-ban na po yung call. Okay, dito naman sa ating ano, sa ating TikTok, mayroon pong nagre-raise ng issue na hindi pa po natin dinidiscuss. At nag-i-introduce siya ng sarili niyang facts. So this is what you have to watch out for kapag may nagkukomento. Katulad nitong si Paul Von dito sa TikTok, sabi niya, ano, meron siyang narrative na pinabayaan lang daw ang BRP Sierra Madre na mabulok doon. Eh, Mr. Paul, nag-i-invento po kayo ng facts ninyo. In the first place, the BRP Sierra Madre was no longer seaworthy. Ibinangga na nga yun doon dahil it wasn't going to last long at all. Number one. Number two, mas mahalaga pa yata para sa iyo ang pagkakalawang ng BRP Sierra Madre kaysa mapakain yung mga tao on board. So, huwag po kayong mag-iimbento ng facts ninyo. Masyado naming alam para ano, para malusutan nyo kami on that one. Okay? So, Damon, you know what to do. At invento yan eh. Nag-aano na siya eh. Hindi na niya, he's trying to insist on a particular narrative. Samantalang hindi established yung mga facts na yon. So, kailangan sabihin niya na ano, sabi niya, pinabayaan lang mabulok ang Sierra Madre doon. Of course not. But, we need to navigate our international relations. So, ayan, meron pa yung mga gumagawa ng mga sarili nilang mga conclusions na wala naman pong basihan. So, yung mga ganyan po, there's no need to engage because they are really out here to try to get a rise out of us. Sabi ni Jevin at ayan, thank you Jevin at in point yung inyong tanong, hindi kayo nauuna. So, of course, those are not legitimate questions, Paul Von. A legitimate question would first ask or try to establish what the facts are. What you're saying is, pinabayaan ba na ganyan? But that's what he call a leading question. That fact has not been established and we have, in fact, rebutted that. As a matter of fact, if you will check the record, the BRP Sierra Madre was already on its last legs. There's really no intention. It was about to be decommissioned. And that is why that is what they rammed into Ayungin Shoal in order to buy some time. Okay. John MacDeo asks, what is your stand in WPS? And what is your stand about the Chinese drug lords in the country? Mr. John MacDeo, you have not established any facts. You're just asking, what is your stand in the WPS? Here is my problem. Many people are unaware, including possibly yourself, are unaware of the regime that governs these particular traits in the what we call the WPS/South China Sea. The low tide elevations or high tide elevations are being mischaracterized as territory when that matter has not yet been established and is in fact contained in the arbitral decision as not being part of the what had been discussed in arbitration.
Okay? And they have their own regimes. A low tide elevation has a different regime. A high tide elevation has another regime. Okay? So, itong mga, ano, ibang mga tao, sinasabi nila, pagka hindi nila naiintindihan yung tanong, nasabi nila, eme-eme lang yun. So, clearly, this is what is going to happen here. We will not be distracted, but we will answer certain questions if they will help clarify the issue for everybody else. Okay? So, what is our stand in the WPS or the South China Sea? Our stand is, as the president said, it should be rules-based and it should be in accordance with what is best for the country. So, what is best for the country? Yun yung tatanungin natin parate. So, and not only that, we must educate everybody, we must educate yung ating mga kababayan on how international relations are conducted. Hindi po ito yabangan sa kanto ng mga tambay. Hindi po ito yung mga the tough talk and all that. Diplomatic relations are conducted through very sensitive discourses. So yan po ang ano, kailangan natin naiintindihan. Kapag nagkakamali sa diplomatic languages natin, then we sometimes will suffer certain consequences. But there are legitimate reactions in order to protect our rights. And one legitimate reaction is to file a diplomatic protest. So itong mga nag-o-oppose, sinasabi nila na ano yung mga, bakit sang-ayon kayo na binubuli tayo and so on. Hindi tayo sang-ayon sa ganon. But there is an appropriate response. And those appropriate responses, kapag yun ang kinamit natin, hindi malalagay sa peligro ang ating bayan. Sabi ni Joseph, nagmamaang-maangan lang yata sa kanilang mga tanong yung iba. Well, they're probably trying to lay a trap for that. Okay, so next. Okay. So, that brings us to our next topic. So, the next topic is itong reaction ni former spokes Harry Roque on the discourse in social media about the gentleman's agreement. Now, the term gentleman's agreement was used by spokes Harry, at we're not sure if this had been the same as the actual language used by the former president. Why is this important? It's possible that Spokes Harry was characterizing kung ano yung usapan doon and how informal it was. So let's read ngayon yung response ni Spokes Harry pagdating dito sa so-called gentleman's agreement. Sabi ni Spokes Harry, hindi po sikreto. Kasi ang dami po mga trolls na nagsasabing may secret agreement pala sila. No, a gentleman's agreement is not necessarily a secret one. So sabi niya, hindi po sikreto ang gentleman's agreement to retain the status quo. Excuse me. So Palawan's best, please don't use all caps or we will not read your question. Isinapubliko po iyon at dahilan kung bakit naiwasan ang girian sa mga Chino. Ang tanong, mas mabuti pa ba sa bansa ang nangyayari ngayon o nung tahimik at mabuti ang relasyon natin sa China? Mas marami bang nadagdag na pagkain sa hapagkainan ang kasalukuyang girian o nung dati na mataalik ang samahan natin sa ating karatig bansa? Alalahanin natin na sa kasaysayan natin, nakipagdigmaan lamang tayo sa mga Espanyol, Amerikano at mga Hapon. Wala tayong away sa China na binigyan pa nga ng hero's funeral ang isang sultan ng Sulu noong 1400s na namatay sa China bilang patunay ng mabuti nating relasyon sa China. Ang katotohanan, ang relasyon sa panig ng mga bansa ay nagpapabuti sa pamamagitan ng mabuting usapan. At hindi sa maling paniniwala na kaya ni Uncle Sam na ipaglaban tayo.
Alalahanin natin na nawala sa atin ang Mischief Reef at ang Scarborough Shoal at wala namang ginawa ang mga kano. Di rin nila pinigilan ang pagtatayo ng mga base militar sa ating EEZ. Bakit ba natin inaasahan silang mga dayuhan ang magpakamatay, papakamatay para sa atin? Ipagdasal po natin ang ating bayan ngayong mukhang mahaharap na tayo sa peligro. Blessed Good Friday to all. Alright, so let me check your responses. Sabi ni Billy Almighty, meron na naman daw isang nagmamarunong, ayaw kasi makinig kay SAS. Ay, yung comment kanina, opo. Sabi ni Felipe, hindi ko po kayo binabati ng happy birthday, mabuti kayo po. Mabuhay po kayo at sa, ano, salamat for educating us. Salamat po sa birthday greetings. So alright. So this time, let's have a look doon sa mga nagtutol sa atin. Okay? Now look at what they are saying. Ulit, meron na naman yun. Ano ba yun? Mga traidor. So is that an argument? No, it is simply name calling. Okay? They're just calling us names thinking na tama sila on that matter. Problem with people saying traidor kayo is they have no argument. And they have no evidence. They have nothing, basically. But why are they saying this? Well, there's truth to, at least in part, to the rumor that meron talagang hinahire ang ating gobyerno para mag-criticize dun sa mga taong nagka-clarify o nagpapresenta ng ng ibang opinion. Now, may nagtatanong kung ano ang dapat gagawin. Now, meron po tayong kakayahan at dapat nating ginagawa ang diplomatic protest. Bakit? Pag hindi natin ginawa ang ating diplomatic protest, mawawala po at a later time ang ating karapatan na i-raise itong issue na ito. So paano kung malakas na ang Pilipinas, let's say 10, 20 years down the road, at hindi tayo nag-file ng diplomatic protest? Pag ni-raise natin yan at a later time, sasabihin, hindi nyo naman nireklamo yan at the time. Hindi nila masyadong ikakaunt. Bakit? Kasi may kakayahan naman tayo na mag-file ng protesta, pero pag hindi natin ginawa, then that can be taken against us. We thank you dun sa mga bumabati ng happy birthday at saka dun sa nagpapadala ng mga ano ba yun? Mga hearts? Ano ba yun? Okay. Second, itong mga nag-name calling, wala po silang argumento if they push us to the brink. Kumbaga, mga nagsasabi dito na ano, giyera kagad iniisip ninyo. Alam nyo, natatakot din ako kung hindi giyera kagad regardless. Kasi paano kung ang punto nila ay economic embargo? Paano kung i-call in nila yung mga utang? What if paalisin nila yung mga OFWs natin? What if maglagay sila ng barricade dyan sa South China Sea na walang makalusot ng mga barko sa atin? So, hindi kailangan po magkabarilan para sila ay maka-cause ng damage dito sa Pilipinas. Pero ayaw kasi ng mga sloganeering at saka insulting people na ano, na tayo ay mag, how do you call this? Na tayo ay magkaroon ng takot. Pero kahit ang ating mga military at ang ating mga sundalo, kailangan mag-aano sila, how do you call this? Kailangan prepared tayo for that possibility. Alam nga naman, hirit tayo ng hirit, pagkatapos wala tayong ganun, wala tayong possibility of being able to survive or respond. Halimbawa, tingnan po natin. I have not allowed anybody to participate, moderators. Bakit merong mga nag-attempt mag-hijack dito? Wala po. Kasi
hindi ko pwedeng mag ipasali yung ibang mga tao kasi joint ang broadcast natin with Facebook and YouTube. Hindi nila makikita yan. So, hinula po akong guests. Hindi po ako nag-allow ng mga guests. Pwede naman sila mag-comment muna. So, alright. So, has the government addressed the possibility of other forms of retaliation? Parang hindi po natin nakikita yung mga yan. And so, tayo, every time we go into some kind of action or negotiations, meron tayong mga multiple level plans. So plan A, plan B, plan C. So, sabi ni Glenn Toy, nagawa na nila yan. Ano yung nagawa na nila? Please elucidate. Sabi ni Christopher, ginawang malaking issue ng mainstream at current administration ang WPS. That's why we pay taxes to the people who will protect us and teach us the real facts about the claim. Well, you don't have to say real when you're talking about a fact because a fact is already real. Sabi ni Will Labien, focus sila sa agreement ni Digong at Xi, pero si BBM busy sa pakikipag-usap at pakiki-agreement sa Kano at iba pa. And as a matter of fact, opo, sabi ni Glenn Toy, banned nila export ng bananas. Totoo po yun. Nagkaroon tayo talaga ng problema nun when they stopped. Actually, hindi nila binan. They allowed the export, pero pagdating dun sa China, maraming puna. Like, ay, maraming flies, ay, maraming ganito, kulang sa quality, etc. So, nabulok yung bananas doon. Hindi talaga napakinabangan. That was actually even worse than a ban. So, si Digong lang, sabi ni Glenn Toy, ang nakadip noon. Thank you very much for reminding us. Ayun, sabi ni Pinoy Farmer in Bukidnon, nangyari yon kay President Pinoy, hindi tinanggap ang bananas at mangoes natin sa China. Iyak mga planters noon, bumalik lang nung si PRD na. Ayun nga. Sabi ni Marlita, maraming what if tayo, Attorney Tricks. Alala ko nung time na tigil ng China or Hong Kong pagkuha ng helper dyan sa Pinas at tigil ang pagkuha nila ng bananas dyan sa Pilipinas, halos na lugmok ang Pinas. Sabi ni Tony, we have been liberated by our colonizers for years. Liberated. Let us all decolonize our brains for the Filipinos. Let's focus on our fight for what is right. Sabi ni Kuji, mawawala yung ayungin dahil sa tapang-tapangan, parang si Pinoy lang mawala, nawala ang panatag, sure. Sabi ni Mamweni, dito sa Hong Kong wala nang bananas from the Philippines. Ala! May ganun na pala. Sabi ni Nanay Lita, yung pangulo natin ngayon mukhang hindi nag-iisip ng mabuti o maging ang kanyang advisor ngayon, mukhang mapapahamak ang bansa sa pakikinig kay Uncle Sam. Wow. Well, I hope, hope is not a strategy, but that's all we can do right now, na our president will see the light before anything bad happens. Sabi ni Billy Almighty, gold bars ng mga Marcos kapalit ang mga EDCA sites. Yun ata ang deal ng BBM kay US. Well, that's speculation. Sabi ni Annie Lynn, meron naman daw pong bananas dito sa Hong Kong from the Philippines. Okay, that's good. Pero sabi ni Ma'am Evelyn, wala daw sa Macau. Baka naman yung it's the locality. Hi kay Ma'am Gina. Sabi ni Chris Fall 01, they all have their time. May karma din lahat ng mga sinungaling
yaan niyo po sila. God bless po. May thank you kay Yabayaba for the birthday greetings at saka kay Broken Arrow, kay BF27, kay Cam Holland, kay Ma'am Angela, kay Roger. Ay, but thank you for the heart me. Ay, kay Damon. Nakabalik na. Alright. Sabi ni Sunny, ang tanong, matitrigger ba ang MDT kung cyber attack ang gagawin ng China? Oo nga pala, no? We forgot to talk about that one also. Di naman kailangan makipagyara ng China sa Pilipinas, pull out lang ng businesses, di will export sa kanila. They can also shut down the Filipino-owned factories in China. They can also stop all the, or gagawin nila, tatanggap sila ng kontrata, tapos hindi sila magre-release ng mga goods sa atin, which could send many of our businessmen into bankruptcy. Malversation? Sinong kakusuhan natin ng malversation? Uy. Yung mga comments that are so ridiculous that they border on stupidity or actually stupid, itatanggalin na lang po namin. It might be a lesson learned for everybody. Sabi ni Benito, good morning from New York. Sabi ni Chester, sana wag nang makinig si Kuting sa Ahas. Oh my goodness. At sa mga evil na nakapaligid sa kanya. Ipapahamak nila ang bansa. Nasa na yung continuity na pinangako ni Kuting kung tinuloy lang sana niya yung program ni FPRD. Sabi ni Trey, tama ba yan, Trey? We don't need war right now. Madami ngang nahihirapan na bumili ng bigas tapos mag-yara pa. Kawawa talaga tayo sa admin ito. And the other thing that we must notice, okay, is our total dependence on importations. It's almost total na. Kasi dito sa agriculture nga natin, napansin natin, nagda-dump nga ang mga farmers natin dahil they cannot make a profit anymore. At apakataas naman on the side of the consumer. Hindi pa rin po na-address yung matagal ng issue of the logistics system, which our president himself had pointed out even in the years before. Now, kung hindi aandaran yan, then the status quo remains. Oy, may mga allergic sa status quo. The status quo remains. Meaning, may problema pa rin po tayo sa ating agrikultura at nagiging dependent tayo sa mga importations. Now, what will happen if we are in conflict with another country on whom we are dependent for importations of basic things, like even food? Bakit hindi ang US mag-mid? Ano yung mid? Knowing na mas may kakayahan sila, bakit parang gusto nila tayo yung mag-ignit? Tayo yung... Because of course, it's convenient for them. Unang-una, hindi nila mga tao ang mamamatay. Hindi rin naman sila ang masisira. Hindi sila yung directing i-attack. And if they are not considered enemies, then they can continue trading. Sabi ni Ibeth, sana kami mga OFW dito sa China, huwag naman kaming balikan if ever mangyari hindi inaasahan. Dapat sa lugar ni doon unahin, lugar ni Tamba, para ma-feel din nila yung sinumulan nila. Isa pa yon. Hindi pa yata po napapakinggan ang mga pangamba ninyong mga OFWs tungkol sa lagay ninyo. Kasi remember what happened? Nung nagkaroon ng alitan ang Russia at Ukraine, marami sa mga OFWs natin ang napauwi. Not even because directly, yung iba, not directly naman in the line of fire, pero napauwi pa rin sila because nagkaroon ng instability dun sa lugar.
Sabi ni, don't be an obedient. 6 years po, 6 years. Kahit yung logistics lang ang tuparin niya sa mga pinangako niya, tapos alis na siya para tayong nag-aksaya ng panahon. Well, hindi nga eh. Mag-2 years na po, hindi pa rin po nauumpisahan yan. And in fact, inamin ni Secretary Chu Laurel na wala pong pera na inilaan sa DA para dun sa mga yan. Sabi ni Rose, tatama rin na po ang mga farmers na magtanim ng bigas kasi lugi. Kaya most probably makonvert ang agricultural land. Yun. Sabi ni Ma'am Angela, pag may presensya ng Amerika, malamang may mangyayaring dulo. Diba? We've seen it happen. Sabi ni Cranold, China can also stop all our export products to them, like what they did on Pinoy's time, that all 35 tons of bananas had been destroyed and suspend all our exports from them. Oo. Ito, ayan. Eh, yung maliit na yun, pitik pa lang yun sa kanila. And we really suffered for that. Sabi ni Henry C., sabi ng mga mangmang na pulangaw, mag-move on na daw sa history natin sa mga mananakop. Kaya pala hindi nagkakaisa dahil sa pagiging ignorant. Ay. Sabi ni Poncho Pilato, China na daw yung biggest trading partner natin last year. Kaya kung nag-economic warfare sila sa atin, ano mangyayari sa atin? Totoo po yun. So, yun nga. So, wala naman din tayong sinasabi na hindi tayo magre-react. But the appropriate response here would still be a diplomatic protest. Kung sa bagay, kahit naman ito yung mga gagawin nila, sana nag-file pa rin sila ng diplomatic protest in order to preserve our right to address the issue at a future time. Yun po yung sinasabi natin. We're not saying to give it up. What we're saying is if we file the diplomatic protest, then at a later date, hindi yan mawawala sa atin yung karapatan natin. Sabi nila na itopic daw yung sa ano. Actually, inumpisahan ko na po yan. Inumpisahan ko na po yan kasi ako po mismo ang nagtumulong sa mga Boracay Ati para hindi maagaw yung bagong nilaan na lupa sa kanila na beachfront property. Inaagaw po ito ng isang hotel sa tabi nila. At in fact, isa sa mga ati, si Dexter, ay napatay ng isang security guard ng hotel na yon. So hindi po namin nakakaligtaan yung issue na yan. Ang sinasabi ko, inaaral ko yung mga later developments. But I am well aware of that and we already started the discussions on it. Sabi ni Alex, nakausap ko brother-in-law ko kahapon na nasa US. Sabi niya, malapit na daw sa kupin ng China ang Taiwan. Kaya takot daw sila para sa businesses nila in Taiwan. I explained the one China policy and explain the black ops of the US. Grabe yung thank you niya at naintindihan niya ang sitwasyon. Grabe daw ng media against China ngayon. Akala nila need ng Philippines ang help ng buong mundo kasi tayo lang daw ang tumatayo against China. Tayo po ang sineset up. Sabi ni Mark, seryoso po ba talaga ang current administration sa issue sa WPS? Parang di po. Because if they do, pinalakad sana nila yung pinalaki sana nila yung ties natin sa China. At the same time, sinuportahan yung AFP modernization program. Oo nga eh. Alam niyo ba ang nangyayari sa AFP modernization program? Nadidelay. Nadidelay kasi nag-aagawan kung kaninong manok yung makakapasok ng kontrata.
Sure shot, sure deal yun. Sabi ni Kimberly, belated happy birthday. Sabi ni June Barreto, sa mga matatapang puno ng mga politiko at government officials, surrender niyo muna mga pasaporte ninyo bago kayo magsisigaw ng gyera. Baka kayo pa maunang magsitakbuhan palabas ng bansa pag nagkagulo na. So, sabi ni Royo, this is what we get for voting the family that we have grudged to the Filipino people for years of suppressing to them. Sabi ni Josh, wala bang utak mga generals natin? Oh, you can't say that. They're very smart, actually. But they are also under orders. Remember, the military is, they run on discipline, so they cannot say no to the president. Unless, as the Constitution provides, the AFP acts as the protector of the people as against the state. Grabe yung sarcasm ni Ma'am Ann Maldits. Huwag kayong mag-assume na magkakagyera kasi operational practice lang daw yung kung bakit andito sila. Grabe. Sabi ni Kimberly, nag-iipon na po kami ng medicines, food, candles, and rice in case magkagyera. Sabi ni Don't Be an Obedient, ano ba yan? Pati yung kapakanan natin para depensahan ang mga sarili natin, pinagkakakitaan. May guli, hindi ba nila nauunawaan yung gravity ng dinidelay nila? Nabudol kami, sabi ni Ma'am Angela. Sabi ni Philippine Eagle, I have lost all trust, confidence, and hope in Marcos Jr. I pray that he gets kicked out of office before he leads us to an unnecessary war. Sabi ni Elmer, dapat kung totoo ang pulburon video, pakita na nila, makawala ng gap. 220 ang mga politiko talaga ang unang lalabas if ay, totoo. 220. Ano ba? Ang mga politiko talaga ang unang lalabas if in case magkagulo, mga pamilya nila nandun sa ibang bansa. Ay. Ako nga, pamilya ko nasa ibang bansa pero ayoko pa rin. Mas gusto ko kasi dito eh. Sabi ni Kimzo, sa live ni Coco with Joey, tayo pang sinisisi kasi pinagkakalat daw natin na magkagyera kahit wala pa. So ganito ang gusto nilang gawin. Umangas sila ng umangas ng kanilang salita, tapos walang consequences. Okay. Sure. Sabi ni Mark Andrew, bakit kaya ayaw magsalita ng mga senador ngayon against the war on China? Sigurado naman ayaw din nila yan. Pero in fact, may kakayahan sila to survive it. Eh. Sabi ni Romeo, maraming dismayado sa mga Pinoy sa pag-handle ni PBBM sa WPS at ang pagiging walang utang na loob. Do you think RevGov is in the offing? No. I don't think that's it. But because I don't understand the term RevGov, eh. Bakit revolutionary government? Naantindihan ko yung ginagamit yung term noon. If there was, let's say, a palace coup or it was a revolution from the top. So, yun, naintindihan ko yun. Pero RevGov now? Sino ba daw nagsabi na magkagyera na? Dapat daw chill lang, sabi ni Kim Sos.
So ano yun, we can't discuss the possibility even if it's very real. Ito yung tanong, kung hindi, why are we getting ready? Bakit sinabi ni Pangulo na kinausap niya ang mga iba't ibang mga leaders para depensahan daw tayo, to prepare ourselves kasi the Filipino will not yield. So ano yung purpose ng mga yon? Biyahe lang talaga. Sabi ni Royo, buti na lang ang China mapasensyo, so wag lang talaga makialam ang Amerika. May domestic audience ang China. Ganito yon. We're dealing with government, so it's government to government. Sabi ni Mr. Butito, gala lang. Grabe kayo, ang harsh. Sabi ni Ayan, sumakit ulo namin kakasagot sa mga Gen Z kagabi dahil sa question na yan about sa war. So, why are we getting ready then? Bakit yung ano, DND nag-a-acquire ng bagong weaponry at saka equipment and ano, in fact, including mga eroplano. Meron mga eroplano na second hand din natin ina-acquire. So what is the point in all of this? But hindi na lang gastusin natin yung pera para sa pagkain? Why is our government, why is our president saying the Filipino will not yield? Why is the president saying na nakipag-usap siya sa iba't ibang mga leaders sa iba't ibang mga bansa para matulungan tayo sa issue na ito? Diba? Why are we, ano, why is the U.S., why does the U.S. want to build additional infrastructure in Batanes? So, alright? So, yun yung ano natin. Pag sinabi naman nila na we always have to be ready, really? We're not even ready. That's the point. Buying all of these material doesn't mean that we're going to be ready. Sabi ni Blank Page, kung makaspeech si BBM, siya ang nagpa-modernize sa AFP. Actually, naantala nga eh. Yeah, naantala dahil nung pagpasok, maraming mga in the offing na nabibili na hindi na po natuloy. Ni-renegotiate. At hindi lang po yan sa DND. Sa ibang mga ahensya ng gobyerno, marami pong ni-renegotiate. Halimbawa, bakit nawala yung mga 20? Sabi ni Ma'am Christine, BBM statement really scared me. Easy for them to have false bravado. They can just leave when the shit hits the fan. Sabi ni Mindanao, when ka pupunta ng Davao City? Very soon. Actually, nitong April will be there. Sabi ni Josh, price hike na naman kahit sa ibang bansa kung matutuloy ang gyera. Ay. It's not good for any, ano, except for the manufacturers of weapons and other material that are used. War is not good for the world. Dati nang modernized yan, panahon-panahon tatay niya, napabayaan lang ng mga sumusunod na namuno. Well, pag sinabi nating modernized, it means we need to catch up. Sabi ni That's My, unahin ni PBBM mga anak niya, sumama sa military, sigurado daming sasama. So tingnan natin yung ating mga government officials kung sino dyan ang may mga anak na reservist. That will tell us a lot. Sabi ni Damon, makauwi na nga rin ng Davao at makagawa ng straw dolls at ipako sa kahoy. How very Western. Children of the corn, huh? Sabi ni Zimrach, belated happy birthday. Sana wag na lang magbulag-bulagan ang marami sa atin sa mga very obvious na ginagawa at sinasabi ng gobyerno natin, lalo na si PBBM.
Sabi ni Perlito, sa war room ng China Defense Ministry, may naka-assign na ballistic missiles for Batanes Island. My gosh! Dapat ipa-declare na natin sa UN na ano, na protected area, protected landscape. Sabi ni Ma'am Marilu, like and share muna bago magkalimutan. Okay? So, i-recap lang po natin yung pinag-usapan natin. Nag-react ang dalawang kongresista sa lumabas na survey ng Pulse Asia na sinasabing 88% of the people polled are against charter change. And of the remaining na nagsasabing they are for charter change, 8% dun sa for charter change says charter change pero not at this time. And 6% say charter change. Therefore, medyo overwhelming po. However, in a previous survey, ang Tanghere po found that 52% daw of Filipinos ay sang-ayon na sa charter change. Ito ang problema. Wala pong data na nilalabas ang Tanghere base nga siguro sa kanilang agreement with the client. So, in the absence of any data about how many were polled, who were polled, when was the poll taken, what were the questions, less yung capability natin na maniwala doon sa Tanghere survey. So ang dalawang kongresista, si Congressman Manix De Lipe at Congressman JJ Suarez, binatikos nila yung Pulse Asia survey saying bakit sinama yung ibang mga issues such as but not limited to yung mga change of the form of government, going beyond the economic provisions. Ang gusto ng dalawang to, dapat nagtanong lang on the economic provisions. Gayunpaman, hindi po natin alam kung yun din ang naging tanong sa Tanghere. Glaring conclusion, conclusion natin is glaring po ang mga butas sa arguments ng dalawang kagalang-galang na kongresista. Yung kini-question nila yung mga yung questions na tinanong ng Pulse Asia without realizing na kaya nila alam yung mga tanong na yon dahil transparent. Pero yung sinasang-ayunan nila o pinapanigan nilang supposed survey ay walang nilabas na kahit anong impormasyon. Bukod pa dito, naglabas din ng kasagutan si former Spokeshari Roque na hindi sikreto ang gentleman's agreement. And simply to clarify, ginagawa po kasing pang slogan-slogan at pang name-calling ng mga trolls ang si panayam ni Attorney Harry tungkol kung paano na inasikaso o paano hinandal ng ating dating Pangulo ang pag-resupply sa Ayungin Shoal ng ating sa pag-resupply sa ating mga Marines na nandun sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Maraming kumakalat na ano na fake conclusions or fake na assertions tungkol dito. Katulad kanina, may nagsasabi na pinabayaan daw ni Presidente Duterte ang BRP Sierra Madre na mabulok na lang sa Ayungin Shoal. First of all, patapos na po ang BRP Sierra Madre is actually for decommissioning or actually decommissioned na when it was rammed into Ayungin Shoal in order to preserve our claim on the EEZ. Okay. Tandaan din po natin, wala pong nakalagay sa arbitration agreement, sa arbitral decision na mayroong na, kung ano ang regime on the low tide and high tide elevations, particularly sa high tide elevations. Yung mga rocks po na hindi lumulubog kapag high tide ay maaaring makonsider na ano na well, it's a rock, no? It's incapable of sustaining life. Hindi natin po matatawag silang mga isla. Pero hindi rin sinabi ng arbitral tribunal kung ano ang regime doon, kung what we consider that. Is that territory? Is that nothing? So in the absence of that, we are only making claims. At the same time, sinabi rin sa arbitral decision na hindi dinidesisyonan yung mga claims din ng China. Meaning,
kahit tayo, Pilipinas, doon sa ating assertions with the arbitral tribunals, with the arbitral decision, ay sinasabi natin, ang purpose ng pag-file namin ay dun sa 9-dash line lang at hindi tungkol sa mga claims ng China dito. So, ano, ang sinasabi rin ngayon, yes, ang sabi na in-explain ni Attorney Harry Roque, kung paano na navigate ng ating dating Pangulo ang pag-re-resupply dyan sa iyong insured. And therefore, sinabi niya is there was some kind of gentleman's agreement na status quo, meaning wala tayong pinamimigay sa China, wala rin tayong inaagaw uli or kinukuha muli sa China. Gayon din ang China, wala silang mag-assert ng additional, wag din silang wala din silang ibibigay sa atin. In short, everything is as it is, where it is. Ngayon, ang mga nagsasabing bakit pinabayaan yan, hindi po pagpapabaya pagka may status quo. Yung status quo na usapan na yan, that Attorney Harry called a gentleman's agreement, preserved the peace. And that way, hindi po namatay sa gutom ang mga tao natin doon sa BRP Sierra Madre. So wala, as usual, mali po yung sinasabi ng mga taong gusto nang magkagulo ang panahon at magkagulo tayo with another country. Wala tayong backup, wala tayong plan B. At wala pa nga tayong sagot sa kasagutan natin sa issue natin ng na puro imported po ang ating pagkain. Sabi ni In Fairness, OMG. Ano po yung OMG nyo? Nakakabiti naman. Ano yung how much? How much is what? Are you insinuating na may bayad dito? Let me explain how this works. First of all, sinong magbabayad sa amin? Lahat ng mga oligarko nandyan sa presidente. Sinong may kakayahan magbayad? At sino naman din ang sasagot dun sa mga katanungan namin that are based on international law? Clearly, walang makasagot. And in fact, kahit yung mga dalubhasa na nagsasagot dito sa social media, wala silang kasagutan dun sa possible retaliation efforts. At wala rin nagsasabi tungkol dito sa ano na ang status, meron ba silang final na mga objections? Meron ba tayong pinapreserve na mga acts o mga na actions that we can take later on? Wow! Grabe, no? Ang arte nung nagko-comment. How much? How much are you paid? How are you paid? Uy, may mga ganong kadramahan si Ali. My gosh! Why are you so dramatic? Where is your evidence? Why are you so illogical? Why are you so rabid? Why are you not making any sense? Why are you, making kalat here on my wall? Sabi ni Victus, pag kinanulo ko ang Pinas sa kalaban, baka sabihin pa sa akin, no need, kasi ginawa na ng mga leader niya yan. Sabi ni Rolando, huwag kayong bias. Sir, ang bias, yung BIAS, is a sewing term. Gamitin niyo naman yung tamang term, biased, with an ED. Correct lang kita kasi mukhang wala pong itong nagtuturo sa inyo. Mabuti nandito po kaya lang nawala yung comment mo. Nasaan na? Hindi ko na mahanap. Nasaan na yun? Ay, tinanggal niyo po siya? Oh, well, okay. So, kasi ang problema mo, Roland, your name calling. Biased kayo. Bad grammar pa. So, pasensya na po kung kayo po ay na-mute na naman. Sabi ni BF27, ginagawa na tayong tanga ng China, kailan ba sila tumupad sa usapan? What are you talking about? Kailan sila tumupad sa usapan? Baka mabigla ka sa mga sagot eh.
we have been trading with China since at least the 10th century. At in fact, inapingan natin yung mga citizens nila, yung mga massacres. Kinulong natin sila, di ano nga natin sila. Nag-ghettoize sila, nilalagay natin in ghettos that we call the Parian. So kung meron nga may kasalanan dito, tayo eh, in history. So, anong usapan ang sinasabi ninyo? Yung pag-withdraw? Wala namang usapan nun eh. US ang nagsabi, naloko si Trillanes, nag-pull out tayo, sila hindi. Pero sino yung nagsabi na may agreement doon? Meron ba? Hindi naman. At inantala ba ng China yung mga resupply missions ng panahon ni Duterte? Now, assuming meron naman talagang mga times na hindi talaga sila maayos sa kanilang actions. And I agree with that. Kung kaya't nagfa-file tayo ng diplomatic protest. At yung mga nagsasabing diplomatic protest lang, ano gusto ninyong gawin? Makipag-away? Sige ha, pero usapang matino. Dapat pamilya nyo yung magutom, hindi kami. Gusto ninyong away? Sige. But you know, you have to understand, that's not how international relations works. That's not how diplomacy works. That is why we have professionals who handle our international relations. That's why yung mga taga-DFA na mga opisyalis, kailangan pumasa sila ng test. Because hindi ito usapang kanto na nasangga ka ng isang bully tapos sabi mo, ano, magaganunan na kayo, di ba? Maghahampasan kayo. So, if we did that every time that we had an issue, wala na pong bansa, sunog na po tayo. Pinagsasabi nitong mga masasama ang grammar. So yun yung sinasabi natin dito is that you're attempting to engage in a discussion pero you're forcing the issue on certain matters that are not established as facts. One. Number two, hindi nyo man lang inaral ang arbitral decision. Number three, at napansin ko ha, napansin nyo ba guys, yung mga followers dito, hindi nyo ba napansin na kukunti na lang silang nagre-raise ng issue ng arbitral decision? Pansinin nyo, in today's discussion, walang nagbanggit ng arbitral decision. Not a single one. Ang sinasabi lang nila, traidor kayo. How do you establish the traitorousness here? By not agreeing with you, traidor na kami, who died and made you God. Hi kay Joni and Fluffy. Sabi ni Pinoy Farmer, viral na kanta sa Visayas at Mindanao ang kantang Ang Saad. But ang promise ay sinungaling. Ang promise ay sinungaling si BBM. Hindi niyo ba rin napansin, nag-post kami na na hashtag Hudas, super mega reacting mga mini mouthpieces ng ating gobyerno. Nagalit na galit. Si Digaog ang Hudas, di naman nila mapatunayan. At sinabi ko ba, sinabi ko ba kung sino yung Hudas? Suddenly, para silang natamaan. So that's another indication. You know what it also means? It's another indication that they're losing the argument because they have no argument. Okay? So, yun po, yun yung idea dito. Sabi ni Mark, yung style nila ngayon, maghamon, tapos kapag pinatulan, magsusumbong sila at maghahanap ng mga kakampi. Ayan na nga eh. Tapos sasabihin pa nila, wow, tinetreaten sila. So sad. Sabi ni Mike Teletubby, laban lang, maraming nabubulag sa katotohanan at ayaw ng katotohanan. Sabi ni Stephen, laban, andito lang kami kahit tahimik, nagmamasid lang backup. Actually, wala naman tayong kaaway dito except for those people who are paid to give some kind of opinion. At kailangan natin basagin yung mga sinasabi nilang ganun. We don't want to fight ng personalan kasi meron naman silang karapatan na magsalita. Yun nga lang, they are paid
and or they're ano encouraged by certain people at inaano nila how do you call this, and they are fed misinformation. Sabi ni Michael Corleone, yes, wala naman talagang kaaway, attorney, ang Amerika merong kaaway. So, tapos may biglang magsisulpot dito, uy, guys, kung late kayo, hinay-hinay sa tanong. Kasi tinatanong nyo exactly what we have been talking about for the past hour. Ha, di ba, sir ka? Sabi ni Rodrigo Diapana, hindi talaga tayo natuto sa mga pangyayari sa mga nakalipas na panahon. Tama sa bagyo, alam natin na maraming bagyo na darating. Wala lang tayo dahil mga politiko ang inasikaso ang pagpataba ng bulsa. Sabi ni Imelda Jimenez, sa water cannon lang iyak na sila. Sa bala pa kaya or missiles pa. Ano? Yun na nga eh. But the other thing is, yung isang parating sinasabi nila is, sino ba may serving gyera? Gyera ka agad? Gyera ka agad? Darling, gyera nga lang yung worst. Pero, sa totoo lang, pwedeng ano eh, balikan tayo economically. Ready po ba kayo? Ako, may mga ano, may mga taong nagpipilit ng false ano information. False style nila yon, gusto nila magkagyera para ma-thank you lahat ng kababalaghan mga pinagagawa. Ma-thank you, matakpan, okay? Sabi ni Sir, in your own opinion po. Wait, kailangan own opinion. Kasi yung mga trolls, hindi own nila yung opinion nila, ganun ba? Kanino dapat kumampi ang bansa? Kampi eh. Sino may sabing dapat kumampi tayo? Ang kakampi natin, Pilipinas. Bakit kailangan kumampi either sa China or sa US? Ha? Unang-una, kailangan balanse. Hindi pwedeng bulag-bulagan ka dun sa good or bad that either country has done for us. Ang problema, lately, wala tayong ganansya sa US. So wala tayong ano. Anong gagawin natin? Papanig tayo dun sa nagpapaano sa atin, nagpapahamak sa atin. Hindi rin naman natin sinasabing kailangan kampihan ng China if ever something happens. The point is, gusto natin na independent foreign policy. At yun po ang pinangako ng boss nyo. So paano yan? Hindi na po independent ang foreign policy natin. Nakadepend na sa US. Alam nyo ba, hanggang nung panahon ni Noynoy, lahat ng foreign policies natin ay naka-pattern after the US. Galit ang US sa Russia, galit din tayo sa Russia. Galit ang US sa, sino bang flavor of the month? Galit din tayo. Pag nagbaban sila ng mga tao dun na pumunta sa isang bansa, tayo din, nagbaban din tayo. Bakit? Anong naipala natin? Bukod sa naubos ang natural resources natin dun sa parity rights na binigay natin sa mga kano, ano ang napala natin by copycatting and being under the US's profound influence in foreign relations? Wala tayong dapat kampihan kundi sarili natin. So we make decisions based on what is the best for us. Kaya ba natin yung ano? Pwede tayong maintain our friendly relations with the US. Si Presidente Duterte nga, minuramura na niya yung presidente ng US. Pero tinigil ba nila yung exports nila sa atin? Tinigil ba nila yung mga imports nila sa atin? Wala. Pero na-restore niya yung mga exports natin to China. At nadagdagan pa. So yun po yun. Bukod pa doon. Itong mga tao na gusto nila na ganyan na lang ba, nakanti ang pride. So gusto nila magkagulo dahil nakanti ang pride nila, pride talaga. Ganyan na lang ba, binubuli tayo? Wala ba tayong dignidad, yung mga ganyan na drama? Kaya nga may diplomatic protest eh. Diplomatic protest will preserve that until such a time as may kakayahan tayong lumaban. Pero ngayon, gusto ninyo, dahil sa pride ninyong nakante, okay lang may mga mamamatay. Sa gutom, o kaya sa ano, sa bakbakan. Is pride really a reason for us to cut off our ties with our biggest trading partner?
parang ano yan eh, parang dahil sa pride natin, sige papakamatay, ganun. Hindi yan ang kultura natin. Huwag po ganun. But yung kumbaga, dahil galit ka, kailangan buong mundo masunog. Or at least buong bayan. Tama ba yun? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Ano, diplomatic protest lang? Lang? So anong gusto ninyo? Hindi tayo magpaprotesta or even worse. Magka-commit tayo ng act of aggression. Alam nyo ba kung ano mangyayari if we commit an act of aggression? Tayo yung bad guy. Tayo yung i-embargo ng buong mundo. Tayo po ang tatalikuran. At good luck kung kakampihan tayo ng US pag lumabas na tayo yung nakikipag-away at tayo yung nakikipag-yera. Akala nyo ba lahat ng mga yan ay kakampi sa atin kapag masama na yung lagay? So paano yan? What are you preparing in case that you, gusto ninyo masunod yung layaw ninyo na makipag-away, na mag-cut off ng relasyon? Kung ready kayo sa ganyan, pakisabi sa akin kung anong ginagawa ng ating gobyerno para i-ready tayo sa fallout. Eh hindi pa nila binabawi yung mga importation policies natin eh. Hindi pa nila inaayos na maging ano agriculturally ano self-sufficient tayo eh. Ang baka 90% yata 80% ang ano ini-import natin na beef. At ngayon ang pinapatay natin ang hog industry dahil patuloy-tuloy pa rin yung pagbaba ng ano pinabaan ng taripa doon sa ano sa baboy at pinapa-extend pa ang period na makakapag-import tayo. To the detriment of our local hog raisers. Sino ba ang nawawala ng negosyo? Yung mga maliliit na hog raisers who are raising less than 10 sa kanilang mga backyards. Pakisabi nga po anong gagawin natin dun sa mga negosyanteng yon. Pakisabi rin po kung anong ginagawa para ma-ready tayo dun. At oh by the way, asa na po yung Maharlika Fund? Ano na po yung nangyari dun? Nabawi na ba, nakuha na ba yung mga interest na nakinita ng land bank at saka ng DDP? Bakit? Bakit gusto ninyong makipag-away pero hindi tayo hindi tayo handa at walang ginagawa para maghanda? Wala akong problema, sige, gusto ninyo pa i-rally ng pride. Sige. Kung kaya natin mag-isa, go. Kung kaya natin walang masasaktan, walang mamamatay sa ating mga kababayan, go. Kung walang ipauuwi ng mga OFWs na wala sa oras, go lang, sige, go. Kung hindi aapihin ang mga OFWs natin abroad, eh, this go lang. Pero sa tingin niyo ba, yung, ano, yung pagpipilit ninyo na masagot yung need ninyo, na maitaguyod yung pride ninyo, eh wala yung fallout sa atin? Kayo ba, kaya ninyo yung fallout? Sabi nila, mama, ang tapang-tapang gusto ng giyera pero umiyak nung binuhusan ng tubig. Yung matapang dyan kayo nang sumabak sa giyera, huwag niyong idama ibang Pilipino. Sama niya tatlong anak ni... Hindi lang yun. Kahit hindi pa umabot sa barilan yan eh. Handa kayo sa economic embargo. Handa kayo pagka pinigilan na yung mga exports natin at maghirap yung mga kababayan natin. Sabi ni Miro, buti ka pa attorney, napansin mo yung mga backyard raisers, yung mga nasa taas, bulag at bingi sa lahat. Napapansin ko po lahat kasi nag-ano yan eh. Kasi yan po yung mga kakilala ko. O konti lang po ang mga kaibigan nating oligarko. Pero yung mga ano, yung mga tao dito sa baba, tayong mga hampas lupa, ramdam na ramdam po natin yan. Sabi ni Ma'am Christine, we are pro-PH to the point where we don't want it to be destroyed. We don't want Filipinos to die for something that isn't our war. Tapos yung mga nagko-comment dito na kailangan pumilit talaga na may panig, o oh, ang China ganito, sa tingin nyo tutulungan kayo ng China, yung mga ganyan-ganyan. Sino may sabi? Meron ba kaming binanggit na ganun?
Meron ba kaming sinasabi na yung self-sufficiency, sinasagot niyo ba yon? Itong gobyerno natin, lakas-lakas ng loob, tapos pinamimihasa ninyo. Hindi yun man lang ano, sinasabihan. O sige, pamimihasain nyo ng ganyan. Sino sa atin ang magugutom? Meron ba kayo, ang pamilya nyo ba, lahat oligarko, kayang-kaya nyong umalis? Sabi ni Pro Pinoy, economically, tignan mo nga yung GDP growth ng China ngayon, attorney, nagsisilayasan ng mga investors sa China. Yes, pero sa atin, kaya natin? Wala nga tayong investors eh. Oh. Yun yung excuse ni Presidente, di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin sila masabi na may investors tayo. Sabihin na natin na naglayasan yung mga investors doon, bakit mahalaga pa rin ang China sa US? At bakit sila pa rin ang favored nation status? Bakit yung mga ano, yung mga negosyante natin, eh umaangal na sa ating Presidente? Kasi sila ayaw nilang umalis doon sa China. So, trade embargo, kaya nyo? Even pag sinabi natin, lumayas ang mga investors nila, on their own, pag trade embargo nila tayo, sa tingin nyo, hindi tayo magugutom? Ang layo naman ang sagot mo. So, haba na. Sabi ni June, pinapamukha nila sa buong mundo na kinakawawa tayo ng China. Bakit hindi nila pinapadala yung barko na may kakayanan na lumaban ng bombahan ng tubig? Yun na eh. Assuming na meron tayo ha. Hindi ko sure kung meron tayo. Sabi ni Marilu, 60 kilos na bigas, umiiyak na tayo. Ano na lang kaya pag nagkagyera? O nga, at saka Pro Pinoy, by the way, alam mo kung magkano mga importations natin sa China? Some of our biggest importations, bigas, sa China nang gagaling. So kahit sabihin mo pa, lumaya sa mga investors nila, kahit sabihin pa natin, totoo yan, 100%, yung sarili, yung mga foreign investors, I assume that's what you're saying. Pero bakit hanggang ngayon, number one trading partner pa rin natin dito sa Pilipinas? Don't we care? Sabi ni BF27, ayun na nga, walang pambili, tapos import pa kayo sa China. Sino yung kayo? Sina bossing? Oo. Sabi ni Jay, China is self-sufficient. Correct. Pwede nga nilang itigil yung pag-export nila ng bigas sa atin. Edi, ang saya-saya lang nila. Sabi ni YouTube user, hindi umalis ang mga US companies sa China, hindi lang nila dinadagdagan ang kanilang puhunan doon. Dear Pro Pinoy, kung wala akong problema, galit nga ako dahil pinirmahan yung rice tariffication law. Isa ako doon sa nag-criticize sa Duterte administration ng time na yun. Ito yung tanong, bakit hindi pinapa-repeal ng boss mo? O alam mo, di ba, kayo mga pro-BBM, alam nyo, masama ang rice tariffication law. Nandun ba yon sa priority ng ating Pangulo? Check nyo nga. Pinasa ba yan ni pambansang pinsan? Diba, sino ba presidente ngayon na pwede naman niyang iparipil yan? Kaya ba niya? Ginagawa ba niya? What? Ano doon? Hindi niya ginagawa. Bagkus ay dumadami pang importations. Ano yon? In fact, dinagdagan ang importations kasi sabi niya kailangan daw bumaba ang presyo ng bigas. Paano bababa ang presyo ng bigas kung wala naman competition yung mga ini-import natin dun sa mga local growers? At nababawasan yung ating mga local growers precisely because we keep importing at hindi natin dinidisiplina yung ating mismong mga middlemen. So, yes, napapansin ko ha, na lumalaktaw-laktaw na yung argumento mo. So, ibig sabihin ba, Mr. Pro Pinoy, na dahil lumipat na yung argumento mo dun sa bigas, ng the rice tariffication law, inaamin mo na regardless of the investors of China, we are dependent on them for rice importations.
and that this is a very important issue and you know, we can't afford it. Diba? Yan yung problema eh. Iniiwan ninyo yung original argument ninyo, which means na you're conceding that point. So, yeah. Sayang ka. So, maraming salamat po. Binadtrip ko na naman kayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pag-subaybay dito sa amin sa Luminous. Maraming salamat din po sa inyong mga pagbibigay ng inyong opinion at saka sa mga impormasyon na na-exchange natin dito. Maraming salamat kay Rose. Maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng mga roses, kape, etc. dito sa TikTok. Maraming salamat po sa inyo. At dito naman po sa YouTube, thank you kay Beatrice Prudente na muli nating hindi binabati ng happy birthday kay Giovanni at nagsabing support PRDN Inday, ibangon natin ng Pilipinas. Thank you kay Aerial Innovations, kay Ma'am Lynn Albano at kay Ma'am Wenny Kalingasan para sa inyong mga super chat at super stickers. Thank you very, very much po sa inyo. At maraming maraming salamat din po sa lahat ng mga mapasensya sa atin ngayong araw na ito. Dun sa mga sa mga trolls na mapasensya, they get to stay. So, muli, huwag pong kakalimutan, mag-like, share, follow, and subscribe. Thank you very much. We will see you tomorrow. And tomorrow is Easter Sunday, so malapit na po magkaroon ng liwanag. The lesson in Lent is that kailangan kasi meron tayong Lenten message, eh, di ba? So the lesson in Lent is something that we should not forget. That even the dark, na even if mahaba yung madilim na gabi, parating may bukang liwayway. So, tandaan po natin yan. Hindi po ang problema, parati yung lumilipas. Di ba tayo mga Pilipino, ang pinaniniwalaan natin ay gulong ng palad. So, minsan nasa baba ka, minsan nasa taas. Ang kailangan lang natin po ay kumapit at intindihin natin ang ating kalagayan. Also, hindi din natin pwedeng papabayaan o ipauubaya sa Diyos ang ating mga politikong sinasabak tayo sa pahamak. Thank you kay Remus. Kailangan i-call to account natin sila. They have to answer us. Halimbawa, hanggang ngayon, wala pang sagot ang mga kongresista. I thank you kay Moy at kay Ma'am Angge. At ang mga kongresista natin dun sa MOOE na audits. Bukod pa doon, hindi rin nila sinasabi sa atin ano ba talaga ang pakay nila sa economic provisions. Kasi hanggang ngayon, nag-hearing na sila't lahat, hindi maliwanag kung paano nila binubuksan to foreign direct investments ang pagbabago ng tatlong provisions sa saligang batas. Lalong-lalo na wala naman pong demand na i-denationalize ang advertising at saka ang edukasyon. So, di ba? At the end of all this, itong mga ginagawa sa atin, at the end of all this, meron tayong kumbaga, merong tinatawag si Isaac Newton na the clockwork universe. Alam niyo po ba yan? Noon kasi hindi pa nila na-discover ang Pluto. So, nung kinocompute nila yung pag-move ng mga planets around the sun, sabi ni Newton, merong hand of God na pumapasok at kinokorrect yung mga planets. Kumbaga, and then later on, na-realize na hindi na factor in yung gravitational pull, no matter how small, ng sa Pluto. So, tayo, hindi pa rin natin na-discover kung ano yung Pluto natin, but hopefully, but we know that there will be a self-correcting mechanism one way or another. So, at gagamitin yan, may mga self-correcting mechanisms ang ating batas. Not completely and not all, but there is a way. And in the end, one thing or the other will happen. Titino yung gobyerno or magko-correct yung sistema. So, Easter Sunday means that there are always better days ahead. So, kapit lang. Better days are coming. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo dito.
At maraming salamat sa lahat po ng ano ng binibigay, pinapadala ninyo. Thank you very, very much po. We always appreciate every little thing, including likes, shares, follows, subscribes, and all of your comments. Maraming salamat. Kita-kits ulit bukas.